Ang nakakakilig na ending ng American na bihag sa ganda ng Scammer. Mukhang magkakatuluyan pa si Janice Chua at Brendon Lasal pagkatapos ng masalimuot na nangyari sa Amerikano sa ginawang pang-scam ni Janice sa dating site. Nagpunta pa dito sa Pilipinas si Brendon at magpasaklolo kay Idol Rapi Tulpo para lang ireklamo ang babaeng nang hot-hot sa kanya ng higit kalahating milyong piso. Ayon kay Brendon, itinigil na nito ang pagpapadala matapos magduda at lumuwas dito sa Pilipinas mula Amerika para magpasaklolo nga kay Idol Rapi Tulpo. Matapos manawagan at i-post ang mga litrato nito sa programa ni Idol, nagbabakasakaling lumutang ito at linisin ang pangalan niya kung wala itong kasalanan. At kinabukasan ay nagpakita nga ang babae. Sa una, sinabi nitong wala itong kinalaman at sinuportahan pa siya ng kanyang ate na mabait daw ang kapatid nito at hindi magagawang makapanloko ng kapwa kahit mahirap lang sila. Ngunit nang magkabukingan na dahil sa reliable tipster ni Brendon at umatras na rin sa lie detector test, dito na ipinagtapat ni Janice na siya at si Ninya Kay na pakilala kay Brendon ay iisa. Sa makatuwid, siya ang scammer na nakabihag kay Amerikano. Ganun pa man, sa kanyang pag-amin ay mas naging kampante na si Brendon dahil ito naman ang gusto niyang mangyari, ang umamin sa kanyang nagawa at ituro ang grupo ng sindikato na pinasukan nito para wala nang matulad pang foreigner na maluloko at mapapirahan lang ng grupong ito. Kaya naman si Idol Rapi ay agad umaksyon sa Senado at pinaiimbestigan na ngayon ang grupo kung active pa sila sa Pogo kung saan nakilala ni Janice ang mga ito. Mabalik tayo kay Janice at kay Brendon. Sa pinali ng episode sa Rapi Tulpo in Action, mukhang madedevelop sila at itutuloy ang relasyon na nagsimula sa love scam. Abangan po natin ang pagtatapos ng kanilang kwento sa Rapi Tulpo in Action, ang ikalimang bahagi o Part 5.